So, magandang tanghali guys. It's me again at magba-vlog tayo ngayon. Medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng aking video kasi busy sa work. So, puro shorts video yung na-upload ko. So, yun nga pala ang ating raffle ng 100 sub is na move kasi hindi pa ako nakagawa ng maayos na video tsaka yung pang-gifts doon ay naka-standby lang. So, further more update, mag-ano lang kayo, subscribe lang kayo. Abusog ako. So, ayun. So, salamat sa mga nanonood. So, ngayon ipapakita ko sa inyo yung bagong update sa aking fishing hobby. Papakita ko yung bago kong kinuhang Oscar. Dalawa yun. Maliit pa lang naman. Mga siguro 1 inch to 1.5 inch. Tsaka papasilip ko rin sa inyo kung ano ba ang point of view ng aking mga alagang isda. So, dyan lang kayo. Stay tuned at tara na. So, nakikita nyo mga kaakwa, no? Ito na ang aking mga muli. Sila pa rin naman, kumpleto pa rin ang kanilang pares-pares. Platinum, dalawa. Tapos ang gold dust, dalawa. Tsaka yung black molly, dalawa. So, pair-pair yan. Tapos ito si ating tropang Oscar, si Circle. So, ayan, medyo maano na siya. Hindi makakuha na ng tamang hangin. Ayan. Yun. Nakuha na ka rin tama ang yun. So, ito na siya. So, si Circle. Yan, ang kanyang bio. Si Circle ay isang Tiger Oscar na nakuha ko noong May 7, 2022. So, yan ang setup niya. Tank. Sa ngayon, na-enjoy ko pa siya sa 15 gallon kasi sobrang liit pa niya. Tapos, ito naman ang aking Blue Moon. Blue Moon Platys. So, mga paano ko na yan? Papisa ko na yan. Pa-hatch ko na yan. Tapos ito ang ating bagong Oscar. Dalawa. Yan. Camouflage. So, 1.5 inch ang sukat niyan. Yan. So, dito naman sa ating susunod na is medyo madumi na pero nandito ang bagong fry ng Platy. So nandito yung ating breeders na Platy at nandito rin yung mga fry nila. So ang balak ko is dito ko rin muna ilalagay yung mga Platy na nandito na. Itong mga Platy na to is balak kong ilagay dito. So ito ay 5 gallon lang pero feeling ko kakasya naman sila dito. Pag-iisipan ko pa kung sino ang ililipat ko, kung itong si 5 gallon ba o si 10 gallon. So, bisitahin natin ang aking si Sonic. Ayan, good na good pa rin, Sonic. Yung tapos ito ang kanyang pair. Ayan, buhay pa rin. At nga pala, yung isa nating HMPK is wala na, namatay na. So, nagkaroon siya ng sakit. At namatay na. Ito na lang natira yung ating female. Tapos pinair ko siya dito sa yan, sa Viltil na galing kay Sir Joshua Piatos. Yan. So yan ang setup natin ngayon. Yan, yan. Tapos dito sa dulo naman is shrimps. So mga hipon to. So mga 40 pieces na hipon na nandito. At may mga maliliit na snails din, shrimp and snails. Pero yung snails eh hindi ko na pinapalaki. Pag nakita ko ang malaki na yung snails, pinapakain ko na sa aking Oscar. So ayan, makikita nyo. Yan ang aking shrimp and snail setup. So, ito ang aking beta at ang Platy setup. Ito naman ang aking Platy, Oscar, tsaka ang Molly setup. So, pinag-iisipan ko kung itong tank na to ang paglalagyan ko ng
mga plati. Tapos itong Oscar ang ilalagay ko sa 5 gallon muna dahil maliit pa lang naman sila. Or itong mga plati na to ay ilalagay ko dun sa 5 gallon at ang Oscar ay dito. So yun lang pinag-iisipan ko. So ngayon, i-update ko na lang sa susunod na video. Update naman sa ating mga plati. Ay, sorry, gapi. Yun. Update sa ating gapi. Ito ang kanilang tub. Ang Project Tilapia 2022. So, naglagay ako dito ng tilapia noon at hindi rin pinalad ang tilapia. Hindi ko alam kung bakit. Tsaka hindi ko gusto mag-alaga sa ngayon, ha, ng tilapia kasi medyo may amoy. Iba ang pag-aalaga ng mga ganong klase ng isda. So, hanggang dito muna tayo sa mga mini fish. Sa mga, nano fish kung tawagin nila. So, yung Project Tilapia na 2022 ay ginawa kong Project Guppy version 2. So, ayan. Yan lang ginawa ko. Kung makikita nyo dyan, nagsimula ako sa guppy na 18 pieces. 18 pieces na guppy. Pero kung makikita nyo yan, is napakarami ng fry. Yan. Makikita nyo maliliit. Yan. Sobrang dami nyan. Siguro kung dami, di ba? Siguro kung bibilangin sila lahat, is abot na to ng mahigit 100. Kasi dito pa lang yung portion na yan. Kung nakikita nyo, wala pa dun sa portion na yon. Eh, puno yon. Isang buong tub to. So, yan. So, soon, makakita na rin ako ng sarili kong palabas. Ito, palabas ko to. Itong Dumbo Air Mosaic na to. Hindi ma-focus. Ayun. Yung Dumbo Air Mosaic na yon. Yan. Dumbo Air Mosaic. Yan. Palabas ko yan. Akong nagpaano dyan. Baga ako na nag-breed. So, halo-halo tong guppy na nandito. At ito yung pinakatatay na Dumbo Air Mosaic. Yan. Meron ditong red lace, yung rose tail na breeder. Yan. Yan sila. Nag-enjoy sila dito kasi mas malaki nga naman yung kanilang paglalangoy yan. O yan, no? O, diba? Isang ref tub. So, itong ref tub na to is nakuha ko lang sa kalapit na junk shop dyan. Sa halagang 10 piso lang, may ref tub. Pwede na. Ang bala ko sa susunod is manguha pa ng isang ref tub pa para ilagay ang aking mga plati. Yung blue moon na plati. Para makapag magsimula na akong makapag sell ng aking breed na fish. So, yan. Ganyan sila. Maya ipapakita ko yung point of view ng mga isda na yan. Kung ano ba ang nakikita nila sa atin, yung pagtingin nila sa atin, di ba? So, tayo, tinitingnan natin ng ganito. Sila kaya, ano kaya ang tingin nila habang nasa loob ng aquarium, di ba? So, curious ba kayo? O ako lang ba ang curious sa ganito? So, gusto ko malaman. I-share ko sa inyo. So, 3, 2, 1...
So ayun no, nakita nyo yung point of view ng ating mga guppy. So doon naman tayo sa aking mga glass tank kung ano ang kanilang point of view. So ayun nga guys, yung mga POV o yung pagtingin ng mga isda kung ano ba yung mga nakikita nila no sa labas. So kasi tayo nakikita natin yung mga isda sa loob ng aquarium, eh paano yung nakikita nila sa loob ng aquarium palabas? So yun lang, share ko lang yung sa akin na underwater experience ng mga isda natin na alaga. So salamat sa panonood at kita-kita ulit tayo sa susunod kong upload ng video, and peace out. Bonus clip. Pakainin natin ng isa ng ating Oscar. Again, maraming salamat sa panonood, and like, share, subscribe.